Welcome back to my channel. I have a question for all of you. Do you guys plan on having a nice family vacation, a nice family trip, but you fear the long travel? Well, don't worry because I've got you guys covered. Akala mo naman ako yung magbabayad ng pinaplano nyo, di ba? Joke lang. Pero seriously, I super get it. Yung fear of traveling with children, traveling with a newborn. Iyak ba siya the whole time with the ears pop? Tapos iyak and then everyone will give us the nasty looks, lalo na yung mga long flights. Sobra siyang nakakatakot. Alam mo, I still go through it. I went through it and I still go through it. Pero I am a little bit at ease knowing that it can be done. We can travel with our children. Kaya naman, here are some of my tips on how to travel with a toddler. The first time that Isabella rode the airplane was when she was about 2 months old. We were from Delaware to, I was going to bring her from Delaware to the Philippines. Iuuwi ko na siya. And at that time, Isabella was just crying. As in, crying forever. As in, if she wasn't on the boob, she would be, wah! As in, talagang screaming kinakatay levels. So, sobra kong fear na she would cry in the plane tapos pagtitinginan ako ng mga tao. Tapos, yung panic, yung stress na gano'n, grabe yung dasal ko noon. Yung mga panahon na yun, talagang sobra yung dasal. Pero we were able to do it and we surpassed it. As in, I was surprised that she was so well-behaved. Actually, natulog lang siya kasi yung sound, pag mas madali daw mag-travel pag maliit pa yung baby. Kasi yung sound ng airplane, yung parang music yun na sa ears nila, nare-relax sila. So, natulog lang siya the whole time. Yung isinishare ko sa inyo is from experience. Again, I am no expert kasi first time mommy pa naman ako. Pero ang masishare ko lang sa inyo dahil naiintindihan ko yung fear. Yung fear talaga ng paano ba kami magta-travel. Gusto mo mag-spend ng time with your family. Gusto mo mag-bonding kayo. You wanna make memories. Pero grabe yung fear. So here again are my tips on how to travel with a toddler. The first one. Okay, may kodigo ako. Tingnan natin. The first one, my first tip for you guys, is choose yung travel time na medyo malapit dun sa sleeping time ni baby. Meaning sa gabi nyo gawin, lalo na kapag mahaba yung flight. Para that way, matulog lang siya, yung pagod na siya. Tip number two, during the day, paghurin mo na si baby. Patakbuhin mo na ng patakbuhin, pa-enjoyin mo na si baby ng malala. Kasi in the plane, hindi siya masyado makakatakbo. So marami siyang energy sa loob na kailangan palabasin. Diba? So that is number two. If you have a layover, use that time to make your baby run. Ito yung time na i-stretch out, ilabas lahat ng energy. Diba? Makatodo si baby sa pagtatakbo because kung layover lang siya, yung next na naman, ma-isolate na naman siya sa loob ng plane. So, kailangan mo na siyang patakbuhin. Let her run free. Ako, that's what I did. That's what I do. I let her go free. Okay. Now, this is my favorite. This is my favorite and this really works. Call me crazy, pero you have to make sure that you have things to entertain your baby. And usually, they have to be new. Bakit new? Bago sa paningin ni baby, bagong coloring book, bagong laruan. So ngayon si baby, dahil bago yung coloring book, mas interested siya. Kasi kung luma niya, nakulayan niya na yun before, hindi na siya as engaged. Kung bago yung kailangan yung laruan, kailangan na sa packaging pa yun. So ako talaga, mukha na talaga akong sirang ulo, pero pupunta muna ako sa toy store para bumibili ako ng mga toys. Para pagdating namin sa plane, may binubuksan kami. Hindi alam ng asawa ko ngayon, niya lang nalaman yun. Okay, pero it works. Okay, kailangan bago yung toy para, oh wow, rather excited pa siya. And then, pwede rin kayo gumawa ng clay. Magdala kayo ng clay para kung ano man yung mga activities na ginagawa nyo sa bahay na pwede nyo ilagay sa inyong hand carry. Keep them entertained. Of course, very important to bring their favorite snacks.
pag happy si baby, much much si baby, okay yun. Yung time na kumakain siya, makakakain ka rin. So, good. Next. Oh, by the way, I want to share na the baby, the infant, is free hanggang bago mag 2 years old si baby. So, ang sarap mag-travel kasi libre pa si baby. Libre pa, although you have to pay yung tax. Pero, di ba that's such a good deal already? Kasi ang mahal ng isang upuan sa eroplano. So, for the snacks, ito ang lagi kong ginagawa. The minute na pumasok kami sa plane, ito, this is so important to me kasi my baby, she sucks her fingers. So, kailangan pagdating okay, namin so doon, wipes lahat. Yung remote, thank yung TV, you. Yung pinipress, yung mga upuan, lahat. Kasi I know nililinis na yung airplane, I understand that. So but sure. Then, there are some things like yung mga remote, yung mga ganyan na, nagmamadali na sila dahil may next flight pa. Hindi na nila ngayon nalilinis yun. So, ikaw, iwo-wipes mo ngayon yun. So, very important yun. This one, maybe baka hindi mag-agree sa akin yung mga moms na no-gadget moms. Believe me, I was also a no-gadget mom. Si Isabella, hindi siya na-gadgets until she was 18 months. Okay? Hindi siya nanunod ng mga TV shows until she was 18 months. And then, pero pag nagta-travel kami, I download her shows on YouTube, on Netflix, and I make sure na kahit offline, pwede siyang manood and na-entertain talaga siya. When you travel super long, you have to do everything. Believe me, you will allow the screen time. You can watch, kumbaga buffet ang watching dito, anytime. Kasi wala naman siya talaga ibang gagawin kung di mag-watch. So, very important yun to make sure she has online shows. Remember I told you guys a while ago na I'm going to tell you kung ano yung trick na ginagawa ko para hindi mag-pop yung ear niya habang nasa plane. Baby pa lang siya, newborn pa lang siya, the first time I traveled, that's what I did already. Kapag mag-take off and magla-landing, linalatch ko si baby. Kailangan nagsuswallow si baby. Kung yung baby ninyo nagpa-pacifier, pag-pacifier ninyo. Kung yung baby nyo, breastfed, isaksak nyo sa boobs kung kailangan. Ako, hanggang ngayon, pag tinatago ko yung buko ni Isabella dito, tapos pag kunwari pa take off na, drink. Minsan nga, hindi ko muna papainumin habang pinaagod, para talaga, inom talaga siya. For take off and landing, it works. Kailangan nagsuswallow si baby para hindi nagpa-pop yung ears niya. Because the reason why the babies are crying in the plane is because they're uncomfortable. Because nagpa-pop yung ears nila. So, yun ang gusto natin i-avoid. Painumin sila. Okay, I have a short story because the last time we went to the States, when she was, parang this was April or May-ish of 2019, so lagpas 2 years old na si Isabella, hindi ko na-realize na yung flight pala namin, 9 hours from Manila to Qatar, tapos may 3 hours kami sa Qatar, tapos may 14 hours kami kasi gusto kong magtipid. Mas mura yung flight. Hindi ko na-realize na sobrang haba pala niya. So, eto na. Kinulang kami ng diaper. Wiwi na wiwi si Isabella. Buti na lang yung airline, meron silang binigay na diaper sa amin. Pero, still, kulang pa rin yun. I kept on asking, kulang yung diapers na dinala ko. So, yun yung next tip ko para sa inyo. Bring lots of diapers. Okay? Kasi nakakahiya. As in, talaga, nagwiwi siya talaga dun sa chair. Well, wala naman pwede magalit kasi baby yun, di ba? Number 9 is connected to number 8. You have to bring extra clothes. It's very important the babies will really get... They really mess it up, okay? So it's important to bring extra clothes. Not just for the baby, also for you. Why? Nasukahan ka niya. O ikaw, kadiri ka. Diba? The whole time, ang haba, 9 hours yung flight mo, tapos ikaw, suka ka na. So kailangan mo din. Yung extra clothes is not just for the baby, it's also for you. And the next one is so important. Pray. Prayers work. Super pray ka talaga. Sometimes talagang prayers na lang talaga. More prayers na sana mag-behave yung baby mo. Sana maging smooth yung flight ninyo. Sana maging okay lahat. And the very last advice that I can give you guys is believe in yourselves. Kayo ang may pinakakilala sa mga anak ninyo. Alam nyo kung ano ang kailangan nila. Kayo yung pinaka nakakaintindi
So, mommies, believe that you can do it. Believe in your child and you will be surprised. Kasi ayoko naman yung parang na-miss out niyo yung family bonding niyo just because of that fear. Just because you feel na, naku, paano na yan, magwawala yung anak ko. We don't want that. I want you to be able to enjoy and have that nice family bonding with your family. Or kung ano man yung purpose niyo, kunwari uuwi na kayo for good, iuwi niyo yung baby niya sa Pilipinas, or pupunta kayo sa abroad, mamamigrate kayo, may purpose yung travel niyo. And I don't want you to feel na hindi mo magagawa because kaya mo. May times na iiyak, and that's okay. Kasi sino ba naman, kung yung tao tingnan ka ng masama, nakita may bata ka, the problem is not you, the problem is yung ibang tao. Kasi bakit ka naman titingnan ng masama, eh nakita naman nila na bata naman yung umiyak, hindi naman ikaw, di ba? Oh. So, di ba, dapat maintindihan nila yon. Kasi baby yun eh, and pagdadaanan, pinagdaanan, naggaling din sila sa situation na yun. So don't fear the trip, just relax and enjoy the journey. Okay, so that's it. Those are all of my tips for today. Sana nakatulong ako, and I hope that you continue and you go through with your travel plans with your family, because I really want you guys to travel with your families. The best experience pa rin talaga for me, ha, is travel. The best bonding experience for the whole family is to spend time together. I hope my little vlog helped all of you, and don't forget to comment, to like, to subscribe, and to share. Tell all of your friends, pregnant or not, mommies or not, tell them to check out our channel. Thank you so much. Bye!